Umulan man o umara, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, hey! Hey! Pangarap ay tagumpay. Romy, tama! Ituloy lang ang sibag, sa dulo ay kikisla. Tayo tumalaw, tayo sumigaw, maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time. Magpasikat na, it's showtime! What's up, Madlang People and Madlang Onliners! Ang tari naman, parang may quartet dito, di ba? Oo, happy Wednesday, Madlang Onliners, no? Siguradong masaya kayong tanghali dahil payday ngayon. Congratulations! Parang masarap mabudol ng lunch. Ano baka naman? Ako ang inyong Multi Dog Show influencer, AC Soriano. Padala na kayo, dali na. Uy! Oh! Wow. Grabe! Chicken, tsaka wings. Okay na yun. Parang okay ako sa frap. Oh, umorder na kayo. Gawin natin panangalian ang oras nyo ngayon dahil kasama nyo kami dito every Monday to Saturday para ihatid ang saya mula sa Showtime Stage. Papunta sa aming pinakamamahal na Madlang Onliners. Ako naman ang inyong multi-doc. Charis! Si Beshi Lorraine Galvez. Hey! Kaya naman, Madlang Onliners, mag-comment, mag-tweet at mag-chat lang kayo para naman damang-dama namin ang presensya. Ang presence nyo. I'm your Vito Dance Lord Q. Dan Delgado. Aha! Correct! Mag-chat at mag-comment lang kayo dyan. Lalo na sa especially for you dahil sa ang saloobin nyo ang magiging topic natin mamaya. Ako, si Lorraine Galvez. Ay, hindi ko yun! Eris Aragosa pala. Eris Aragosa. At yes naman! Ako ulit si Eris Aragosa, Madlang Onliners. Sumubaybay na para to the max ang malupit ang kulitan natin. At ako naman, ang your guest co-host for today, Jana Alanis. Mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z, pakihangot na at pinaka-spon online tambahin sa buong universe. Ito ang Showtime Online News! Yes, yes! Meron pa kami, hindi na ba yung special? Ay, hindi nyo ba kami kilalang tatlo? Ay, ano ba yan? The Three Musketeers? Hindi. D&D Boys! D&D Boys! Bakit ka dito kayo, Tito Big and Joey? Iba yun! Iba yun! Isa na masasabi ko? Ano yun? Atiche! Hindi, pero yun na nga, Showtime Onliners, join us akasiyan with your So You Squad. Just use our official hashtag for today na hashtag Showtime Kulit Tanghali. Yes! At huwag nyo rin kalimitan na mag-subscribe to our official social media accounts na at It's Showtime na. Pero, taka lang ako, ba't ang dami natin ngayon? Di ba nga? Kasi ano tayo, Showtime Kulit Tanghali. Siyempre, hindi magiging kompleto ang kulit kung kulang tayo. Ikwento mo yung totoo. Hindi kasi ako naka-schedule. Ako yung hindi naka-schedule, pumasok lang ako. Uy, teka, yung kwento mo din, i-shoutout mo yung na-meet mong tropa kanina. Uy, yung tropa ko dyan, yung nahuli sa akin, shoutout sa'yo! Uy! Grabe, wala pala ako schedule, dapat tulog pa ako ngayon eh. Pero shoutout sa'yo, kuya. Yeah. Uy, pero ano nga, i-welcome back natin si Jana na ating guest co-host for today again. At dahil dyan, meron kasi tayong kulay for today, di ba? Yes. Kaya mag-outfit check tayo? Yes! Let's get it. Sino mauuna? Ako na, di ba kailangan yellow? Yellow yung ngipin ko, bako. Yes, sir. Diba tayo magkaka-sponsor ng ngipin yan? Ayoko nga pala. Yun nga, kailangan ng sponsor. Yan ang ngipin, kailangan mabutiin. Hello! Pira mag-toothbrush. Oy, pero na, welcome back. Welcome back din sa'yo, Eris. Ngayon lang kita nakita ulit eh. So, welcome back to Showtime. Ikaw talaga yung na-miss ko sa Showtime. Yes! Walang mali siya, Kiss. Uy, wag ganun. Outfit check na lang ako, Output check. Project. May kasama pang huli! Hindi talaga yan yung outfit mo. Pero ano yung kulay na suot mo kanina? Thank you to Kuya Mac. Uy, wag mo na ipakita! Susutin ko pa yung sa susunod! Dapat matching tayo eh! Bukas
Huwag mo na ipakita. Balay mo magka-schedule ulit ako eh. Susuting ko eh. Sa mga gusto magregalo sa'yo, XL po si Eris. Oversize lang yan, oversize. Oh, diba? Oo, pasok. Uy, pero ngayon, speaking of mga budol-budol na mga damit-damit, ano, bilang payday ngayon, ano ang mga recent budol niyo sa mga online shop? Saan ka pa talaga pepwesto? Kala ko nandun ka. Alam mo, gusto ko silang tabihan, pero dito kasi ang gulo ko eh. Oo, dito ko lang ako naman. Oo, pero ano yung mga, ikaw, Wise, ano mga nabubudol sa mga, dito ka, ano ba? Dito, ano mga budol, mga online shopping? Budol finds ko? Hindi, ako madalas ako nag-uukay-ukay kasi. Mura lang. Oo, di ba si Jana din, mura. Sustainable fashion ang ano. Taray, kaya pala pinundaan mo na naman kami. Uy, mahal to. Mga 652 ngayon. Oh, ay, ay. Grabe ka, Lorraine. Mukhang okay yan. Punta kasi. Ah, punta. Si Sailor Moon naman. Wow. Yeah. Ay, mga kaano natin yan. Showtime on, di ba ano yung MNL48? Ay, laro ka. Di ba? Diba? 48, Lorraine. Kasi kung saan mo ako nakikita. Di ba? Okay, kayo ba? Ano mga online boodles ninyo? Oh, mahilig ako sa mga earrings. So, yun. Mga napili ko. Oh, yun o. Yun lang may. Ako sa more on computer, mahilig ako sa computer. Sa computer. May computer shop ka na. Mahal na budol usin ito ah. Ano ba ibig sabihin ng budol pa? Yung mga yung pinakamura mong pwedeng mahanap na parang, bakit mura sa akin yung computer? Wow. Ayun. And then joke lang yung mga accessories ng computer like keyboard, mousepad. So gusto ko maganda yung setup ko kasi yun yung parang ano ko eh. Safe place ko eh. Doon ako lagi kumukupo. Pagbagong sweldo, yun agad ang yun talaga yung binibili. Diba? Si Jana. Jana. Hindi pa kasi ako sumisweldo eh. Bata pa ko. Okay, pero kung susweldo man, same din kay Kuya Wiz. Kasi mahilig din ako. Kuya Wiz? Kuya Wiz! Bigyan ng jacket yan! William! Congratulations! Pero, sa ano-ano. Pero sa trip din kasi maraming makukuha ang mga damit na ganito kalaki true. Na flattering siya sa payat tulad ko. So parang ayun, budol siya for me. Sino talaga na budol? Si Kuya Wiz. Sorry, Kuya Wiz. Marami din siyang wisdom. Ako naman yung budol finds ko ay mga kuko. Kasi mura-mura lang pala yung mga kuko-kuko. Ikaw, Isi. Ako, mga budol, mga accessories din. Accessories talaga. Mabaklaan. Hindi ko bakla. Charlie. Diba? Hiding. O, Jana, basa. So, Madlang Onliners Day active! Tulad na lamang mga viewers natin kahapon na 300K! Yan ang ating naging peak concurrent views. Maraming salamat po sa pagsusubaybay nyo. Yes! Thank you so much. At dahil walang tigil ang inyong suporta, isang malupit na shoutout sa inyo. Oo, saan kaya kayo nanonood? Tingnan nga natin sa GMA, A to Z, TV... Ay, wala pala tayo doon, sorry. Hoy! Hindi ka pamilya channel! Ayan! O ito, sabi ni Joanna Belts watching from Zambales. Hi, Pretty Sheena B. Oh, yan yung yes, outfit sir. Ni Kuya Eri. Sa totoo lang. Iba, maong yun eh. Sa totoo lang. Hindi siya nagpalit ng inner. Uy, ba't galing siya kay Dong? Sando to. Tsaka pantalon. Iba brown yun. Iba. Grabe kayo sa akin ah. Sa Showtime Online News sa iPad. Hapon yun. Thank you so much, Joanna Bells, for watching. Ayan, et na, ayun ka naman. Wow. Nothing feels better than being at home at the end of the day, watching your favorite TV show multi-kilometers away from the pressures in life. Talk show? In life that being in Manila puts you. For now, tatawa muna ako. Oh! Wow. Kaya! Ang taro yung picture up. Diba? Pinlace niya pa doon, tapos mag-emote siya sa tapat Boy, ng laptop. Hindi ka sure, baka may kasama siya dyan. Ay! Siyempre! Video sa kanya. Ano ba yan? Oo. Maraming salamat. Mag-post kayo ng mga pictures ninyo kung saan kayo nanonood. Sa iPad, sa GMA, sa GTV, kahit saan yan. Post nyo na yan. At syempre, kahapon nga sa Showtime stage ay naparood natin ang isang malupit na hambayam performance mula sa G4. Ayan, grabe. Ang gaga. Ayun, no, parang ginagawa ni Wiso. Ayun yung mga step. Wala, parang may bulate. Diba? Be the dance floor. G4s. Diba? At kahapon naman, sa Karaoke Kids ay napanalunan ni Jong at Shan ang 50,000 pesos na ipinamigay naman sa bumili ng prutas at si Ann naman, si Ate Ana ang gumawa ng random act
of kindness noon. Yes. At sa especially for you naman ay nasubaybayan natin ang love story ni Gia. Ang chika nga kasi ay bagets pa si Gia nang magkaroon ng first MU pero walang label at nabuking nga si Gia dahil napanaginipan ng mama niya. Napanaginipan? Ng mama niya na may kausap sa phone at totoo nga daw may kausap si Gia. Wow. Galing. At ito na nga noong mabuking si Gia or Gia na may kausap siyang boy, biglang naging strict ang parents niya. Mismong si Daddy Paolo na rin ang kumausap doon sa guys sa school. Mm. Pero nagtago pa rin itong si Gia. At yung guy, nung last pa daw ito, nag-last pa sila ng 5 years ang hindi alam ng parents niya. Ay! Oh, di ba? Pero eventually nga ay napunta na ito sa isang breakup na hindi naman breakup kasi hindi naman daw naging sila. Oh. Dahil sa naging story nila, naging comments at tweets ng ating maglang onliners ay, mm-hmm. Sabi ni Jasper, bakit ang ganda rin kanina ng episode na especially for you na tackle about relationships between parents and their children wanting to have a romantic relationship plus di pa sila overtime. Natuwa siya. Hindi tayo overtime. May magbatch kami niyan sa ano, sa The Voice Teens. Ay, yung kami nila Jeremy. Medyo marami rin na kami. Oo, di ba? Hello, hello. Ito naman. Sabi, ang daming nagandahan. Sabi ni Mrs. Wetty, ang ganda na especially for you today. Sana lahat may parents na mapapag-openan ng feelings at nag-guide all throughout the puberty to womanhood journey. Diba? Ganda ng story. Ito naman, sabi naman ng Faubertastic na lagi nanonood sa atin. Maraming salamat. Ano, namimiss ko tuloy yung dad ko na parang dad ni Gia. Rules sa bahay, dapat study first lahat kami. May sinabi kahapon yung daddy ni Gia na hanggat nandito ka sa poder ko, parang ako yung king sa bahay. Anong opinion niyo doon bilang mga anak? Tama, ako kasi sumunod ako na habang nag-aaral pa ako, hindi ako talaga lumandi. Alaga? Kasi di ba ako nagpapagawa ng mukha doon? Kaya tsaka pa ako noon. Walang lumalandi pa sa akin noon. Ikaw, Lorraine? Ako tama, ano yan, talagang maniwala sa parents kasi minsan, ano eh, marirealize mo rin pagtanda mo na sana pala nag-aral ako. Sana hindi ko na lang sila sinuway. May mga ganun kasi ako mga classmates din na minsan nagwe-message sila na nagsisisi sila na hindi. So, yung advice nila ngayon sa ating kabataan ay makinig sa parents. Oh, ikaw, Jana. Ako, I'm living that life right now. So, nasa ilalim pa rin ako ng pader ng magulang ko. Eh, nakikinig talaga ako sa kanila kasi I know they want... Ngayon ko lang na-gets eh. Ngayon ko lang. Pero ayun nga, and I know my mom wants the best for me lang. And naging okay naman siya. Diba? So parang, you know, just trust the process. Makikita natin yung bunga ng mga advice ng parents natin soon. Oo, tama. Yun nga yun. Ako naman, yun. I grew up kasi yung nanay ko, hindi siya sobrang strict. So, paminsan nga kini-question ko, mahal nga ba ako? Kasi actually, pag nawawala ako naman 3 araw, laro, hindi kayo nahanap. Just hindi ako inahanap. De, pero yun, pero still, kahit na parang free ako or parang hindi siya strict, importante na nakikinig pa rin talaga tayo sa mga kung ano mang guidance nila. Yun. Ganda. Oh, nasabi na nila. Ganun din ako. Gusto ko yung sabi na ganda. Oh. Pero ganun din naman yung parents ko. Parang si tatay kasi ano eh, naging strict siya sa akin hanggat hindi ako nakaka-graduate ng 4th year high school. Pero nung nag 4th year high school, nag-college na ako, parang sabi sa akin ni tatay, alam mo na yung tama at mali. Malaki ka na. Ikaw na mag-desisyon para sa sarili. Tama. Oh, ikaw wise. Hindi kasi, di ba yung mga magulang natin, naranasan nila maging kabataan. Mm-hmm. So, as much as possible, gusto nila na protektahan kayo, pero matuto din kayo. So, andyan yung guidance nila, pero hindi naman ibig sabihin nun, paghihigpitan nila kayo kasi kailangan nyo rin tumayo at matuto on your own. Correct. Thank you so much, ating psychologist. Mga bata, makinig po kayo. Speaking of kabataan, kahapon ay nagpatuloy ng 4th week ng tawag na tanghalan, The School Showdown, kung saan sumalang sina Adrian Tampos from Paref West Bridge at si Neil Vincent Tadeo from Philippine College of Science and Technology. At nakakuha naman sa puso ng ating mga hurado ay si Adrian Tampos. Congratulations! Yes, at maya-maya lang ay mapapanood natin ang mga bagong susalang sa entablado at yan sina Aaron Regala mula sa University of Batangas at si Praise Varian from Ateneo de Davao University. Uy, good luck sa inyo luck. Ha! Sana ay ano kung sino man ang magaling sa inyo manalo. Malamang. Correct. Malamang. Pero ang didikit ng mga laban ngayon ng mga buggets. So far. Dalawa close. Buggets, ganito o. Ano, bakla? Bakla din ano? Bakla. Uy, pero eto na nga ha.
Ay, oo, ano? Mag-screenshot kayo. Ay, oo, gawa ano yung kusan nyo na naman kami gustong dalhin. Ano ba natin today? Game hindi ko sure, ha? Ano, parang ano, ano parang post outing. Post? Outing? Outing? Banana boat? So, sabad na katinda eh doon. Okay, ayan, mukha ay, ganyan, ganyan. Nakaboot si bakla. Ayan, screenshot yun. Kunyari, ano, tawag nito yung masaya-masaya, tapos yung masaya. Na one. Oh. 1, 2, 3, go! Diba? Naging Rolo Trabo, you guys. Yes, yes, yes. Mag-tweet, mag-comment, mag-react na using our official hashtag for today. Hashtag Showtime, kulitang hali. Diba? Para mabasa natin ang mga tweets ninyo. Oo. At eto na nga, madlang people, magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakasang segments ng It's Showtime. Yes, yes, yes. Ang tawag ng tanghalan ay para sa singers 14 years old and above. Open ito to all high school, college, postgraduate, and vocational students. Kailangan po ay enrolled kayo to any school or university. Yes. Yes, yes, yes! But the people, ibahagi na ninyo ang inyong istorya sa Especially For You. Para sa ex-couples, dapat kayo ay 18 years old and above at open ito to all genders. Yes, at para naman maging searchy, dapat kayo ay single, 18 years old and above, open ito to all genders. I-screenshot yun na rin para mas masubaybayan nyo ang audition dates at location. Abangan din mamaya para sa para malaman pa ang mga audition dates and locations. And para sa audition dates and locations, para malaman ang audition dates and locations. Yes, yes, okay na, yes. Ulit-ulit. Oy, happy ka! Happy! Happy birthday kay Miss, ano kay CVV? Yes, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Let's go! Oy, pero magbasa kaya muna tayo ng mga comments. Or, pero muna tayo mga So You Memes pala. Okay. Ito mga patigin So You na. Memes muna for now. Tingnan nga natin yan. Roll VDR. Ay! Hoy! Sabi na Eris, ano yung So You Memes? Ayan yun. Ayan, Eris, go. Ano yung So You Memes? Ito sabi ni Nielsen Dones, hello Eris Aragosa, nice outfit today. Ginawa mo ang pakwan, ha? Pwede siyang maulit yan. Yung pakwan pa rin yung pakwan. Ano ba yan? Kalabasa yan. Ay, binago na pala. Sorry, sorry, sorry. Actually, parang cantaloupe yan. Cantaloupe? Cantaloupe. Ang kaloboso. Next, tingin nga. More. Sabi naman ni BGYO Supremo, since nagbalik ang Eris Aragosa, hindi pwede na di mo maranasan i-dog show, ha? Mangga-mangga, hinog ka na ba? Bulok na. alam mo kaya kayo nag-yellow today talaga? Kasi si Eris yung ano, pasimuno. Yung peg. Siya yung peg talaga today. Tingnan nga natin. It's dog show time. So you supermarket. Diba? Ginawa kayong ano, mga kung ano-ano mga pagkain. Si Wise Eye. Blueberry. Wow, pamayaman. Blueberry. Si Sheena Eye. Avocado. Pamayaman din. Si Makay ano Malunggay. Hindi siya Malunggay. Yung pinya. Yung biskuit. Matcha. Biskuit yan. Matcha. Bakit po? Matcha. Sosyal. Tsaka mangga. Tapos mangga. Tagbebente lang ako. Supermarket kayo. Salamat sa inyo, ha. Kaya naman, kayo ay mag-send lang mga memes na mga sa Twitter, okay? Pero eto na nga, bigyan natin sila ng ano, ng mga pangmalupitang ma-edit nila. Ay, let's go. Okay, yeah. So ang ating, okay, isip ako. Wow. Ano, nasa Enchanted Kingdom. Wow, galing mo doon. Mag-isip, ha? Tingnan mo. Galing mo doon. Hindi nakasulat. Dali, edit nyo na. Enchanted Kingdom. Parang nagawa na natin yung eto na, Soyuz Squad sa Diwata Pares. Ayan! Yeah. Mapipila yon tapos papi. Matagal. Na syempre, dadaan si Ot. Gagano si Ot, lumundo. Alam ko na si Sir Carlos, sasabihin na naman ako yun. Walaan mo na. Three. Saan talaga? Sa Diwata Pares? Hindi ko na alam. Diwata Pares, bibigyan mo siya ng ano, 1 million. Ayun, nakapila na 2 hours. O, ikaw Lorraine. So you squad, pupunta sa isang ano, haunted house. Oh. Ay, bakit nakasmile? Ano masaya? Yun? Star Magic. Star Magic. Haunted house. 1, 2, 3, go. Pwede naman natakot kayo kay Eris. Ano, may problema talaga kayo sa akin. Welcome back, Eris. At sabay kayo. Speaking of showing bulilit, ano ang inyong number one na favorite star cinema film? Ay! Number one. Ano? Kailangan star cinema. Tagalog. O pamilya. House of Us. House of Us. Oh my God, ako din! Wala, no repeat. Paso. One more chance! One more chance. Bawal second ulit. Chance. Second chance. X and Y. X and Y.
Ikaw, Lorraine. Nalala ko kasi yung House of Us kasi pinanood ko rin yun with our with my high school friends sa sinehan. Tapos di araw na magulang ko. Yung ano, ano may favorite na ako. Hintayin. Ito ba? Hintayin sa langit? Ano ba Hintayin ng langit. Hintayin ng langit. Star yun, di ba? At talagang walang sumagot ng Private Benjamin. Ayun! Oh, yeah! Of course. Boy, bakla tong boy. Oo, at saka yung Super Parental Guardian. Yes! Classic. Oo, ang dami nating mga naabutan kanina ng mga yes. iconic movies na hinulaan nila. Ate Nikki! Oh, and oh, shout out kay Nikki. Ate JMU student. Taas kamay! Sabi niya kanina. Perfect. Oh, pero ito na! Ngayon, fresh from Showtime stage, please welcome Janina Chan! Oh, Janina! Hi, Janina! Hello! Hi! Hi, Janina! Please greet our Madlang Onliners! Hello, Madlang Onliners! Kamusta po? Kamusta naman, Janina? Ang makapag-perform. Oh, diba nga? Oh, kailan lang magkasama tayo? Para kahapon lang, diba? Nagpapanails tayo. Panails. Kahit wala akong ano. Pero kamusta ang pag-perform sa Showtime stage? Sobrang saya. Grabe. Nakakamiss. Kasi actually, I know, you know, we've hosted together before. Pero first love ko talaga yung singing, performing, and ayan. Wala lang. Ang saya. Uy, pero kapamilya ka before? Ah, dito ka, ano, di ba? We're Star Magic. All in one, one for all. Ah! Oh. Yeah. Yes, but yeah, so good to be back. And yeah, I mean, andito naman tayong lahat para magpasaya, di ba? Good. Yeah. Kamusta good naman yung ano, rehearsals mo and everything? How was it like? Grabe. Yun yung talagang literal na kahapon lang. Ah! Yeah, oh, di ba? Wow. For the, dapat fast pick up, fast learner. Hindi halata. At talagang napasaya ang madlang people. And syempre, ako napasaya po ako ng sobra. Kasi fan talaga ako. As in, nandun ako sa broadcast channel niya. Diba? Parang, inspo ko yung ano mo, yung feet mo, gano'n. Pero sabihin mo naman sa amin, kamusta naman yung energy sa stage kanina? Sobrang saya talaga. Iba. Para akong ano, iba yung energy talaga. On another level. The lights and the sound. Yes! Grabe, tapos parang party talaga. Actually, kahapon pa lang dun sa rehearsal. Kasi yung rehearsal room, literally, isang stairs lang yun eh, diba? Tapos, andun na, tapos yun na yung stage. So, nasilip ko na yung vibe kasi first time ko rin live na ma-experience. Sabi ko, wow, sayo pala dito. Parang nag-field trip kahapon. At saka, sabi ko, baby dolls, diba? Oh, yes. Saka, ang babait nilang lahat. So, thank you for the warm welcome. Saka, yun, parang party talaga. So, yun. And who doesn't love a party, diba? Party! Diba? Syempre, nakasilip ko na sa Showtime stage at nag-ano ka na, field trip ka na sa ABS-CBN. Nag-immersion na ako. Diba? Sino ba ang dream collab mo ngayon na kapamilya star? Oh my gosh. Kahit sino. Kahit sino talaga. Lahat. Wala akong pinipili. Honestly. Ama. Grateful tayo sa lahat ng work. Kasi when work feels like play. Diba? Alam niya yan. Parang tayo lang, diba? Parang kayo, naglalaro lang everyday. Diba? Yeah. Oh. Ito. Dream collab. Dito. Sa ano. Wow. Di tayong lahat na. Talaga. Dito si Shan. Detect ko na lang. Diba? Ika-comment. Dance break. Binabasa yung... Binasa. Sabi po ng scriptwriter, dance break! Grabe tosong energy ni Janina. Pero Janina, ano pa ba yung dapat naming abangan kay Janina? Meron ka ba gusto mga i-promote? Ganyan. Ano? Yung shows, ito na. Next week, babalik... Manifesting! Yes. For next week, di ba? Yes. Next week agad-agad. Oh, di ba? Actually, siya. Bukas na agad-agad. Sabay ganun. Pero yes, I just signed up with Sparkle. So yeah, let's see kung ano pang mabibigay ni Lord sa atin. Pero again,
just keep noticing. Kung baga, abangan natin ang aabangan. Yes. Pero aabangan ka namin yung online, social media of course, accounts. Yes, you can always follow me at Janina Chan. Two E's, not one, but two. Janina Chan. Yan. Diba ka? On all my platforms. Ganun kakulit yung pangalan ko. Pati yung pangalan ko makulit. Diba? So yun, at Janina Chan, lahat na IG, F, alam mo na, kailangan lahat na eh. Lahat. Pagod na pagod. Follow nyo siya. Yes. Taas ang energy ni Janina. Actually, nandun kaming lahat sa ano sa studio mismo na pinapanood namin kayo. Na-feel nyo ba yung energy ko? Na-transmit ba? Correct, kaya nandito na siya ngayon. Ano yung feeling? Dua Lipa, di ba? Sabi ko, si Dua Lipa ba yun? Nangingiri ko si Dua Lipa. Oh, diba? Dua Lipa Batangas? Eme. Actually, no, we're here in QC. Kinorek! Eme lang. But yun, ano kung content mo sa Sokmen? Siya na yung nagbasa ng ano. Siya na nagbasa ng script. Actually, ano kasi, as you know, just like this variety show. Marang, may variety. I love variety show. Parang, it's a noontime variety show. And I love variety. So parang, di ba alam mo pag creators, I don't know if it's a strength or a weakness, but honestly, mahilig kasi talaga ako sa maraming bagay. From beauty, fashion, food. Yes. Lifestyle. So in other words, lifestyle. Body. Very productive. Pets, ganun. Lahat. Kasi, mas masaya that way for me, ah. Oo. Di ako, parang mabilis ako mabore kung one thing lang. Yes, okay. I-follow po natin sa Janina channel or her social media accounts. Maraming salamat, Janina. You're still tuned in sa programang Puso, ang pag-uusapan sa tanghalian. This is exclusively, especially for you. At bago ang lahat, shoutout muna sa mga nakasubaybay dito sa Showtime. Tuloy-tuloy lang sa pagtitweet using our official hashtag na hashtag Showtime Kuli Tanghali. Sa true, oy kanina nga no, nasubaybayan natin ang love story ni Shara at Lawrence. Nagkakilala nga daw sila sa isang common friend. Nereto daw sila sa isa't isa at naging type naman nila ang isa't isa, di ba Dan? Yes, at ramdam na rin daw nila na parang may potential na sila na maging more than friends. Oh, naging maganda ang takbo ng simula ng relationship nila. Very sweet. Effort rather than materials ang love language nila sa isa't isa. Pero nagkaroon na rin ng sugat ang kanilang relationship nang magtagal sila. Narealize sila na hindi sila pabor sa behaviors ng isa't isa. Hindi rin. Nakatulong. Nagrabe ba kayo imbestiga ang kapatid nila Shara sa relationship niya with Lawrence? And eventually, ay hindi na rin kinaya ni Shara at Lawrence ang pagkapit sa isa't isa. Kaya naman, nag-desisyon na makipag-break si Lawrence. Ayun na nga, at dahil sa naging love story nila, naging comment sa tweet ng ating madlang onliners ay... Ah, ito pa na nga. Let's see the commentations. Siguro na panaginipan din to nung nanay nung ano sa kahapon. The dreams do come true. Charis! Oh. Pero eto na nga, sabi ni Jillian May Lape. Oo, ay hindi, kasi ang tanong dito ni It's Showtime ha, importante ba sa'yo na mapakilala sa magulang ang jowa nyo? Sabi ni Jillian, oo, kasi it's better to take rest to know what action you should do if it's either tanggap ka ba or hindi. Kasi hanggang dulo kayo at kayo rin naman magsasama sa future if both person ay lumalaban para sa inyong relasyon. Laban pa rin ni Pacquiao to eh. Laro naman. So ibig sabihin kung maghabang maaga pa ipakilala na, yun yung sinasabi nila. Pero may mga iba din na sa mga relationships na parang as pag early on sa relationship, tapos pinapakilala na. May mga iba na ayaw ng ganun eh, di ba? Early on. Early on. Siguro kasi parang pag mas maaga, mas ma... Naka-pressure. Mas andyan sila, parang nakamata sila sa'yo na, ah, ito pala, ganyan-ganyan, bago pa lang sila. Kayo guys, anong opinion nyo dyan sa kabilang dako? Ano raw opinion? Team sa team, sa team B. Kabilang barangay. Team B. Team B. Ah, ano? Sorry. Sorry, nag-loading kasi yung cellphone namin ni Ana Jana. Moving on. Pero ano, yun nga yung tanong, importante ba sa inyo na maipakilala yung jowa nyo or kayo, importante ba na mapakilala kayo ng jowa nyo sa parents? Meron akong pambatong sasagot niyan. Sumali na especially for you, Jana. Hi! Go, Jana. Para sa akin kasi super important talaga na mapakilala yung partner mo sa family. Pero dahil nga nabanggit ni Ate Girl na
bata pa siya noon, eh kapag 17 ka ba, alam mo naman yung mga reaction ng parents mo kapag may pinakilala ka the age. Parang alam na niya yung reaction kaya hindi niya muna pinakilala. Kung tumagal pa siguro more, makikita naman niya kung paano siya alagaan ng yung anak niya, ng parents niya, baka matanggap pa. Pero kasi si kuya, medyo naatat na eh. Gusto niya na magpakilala. Kaya nasira, nabantuloy siya sa subdivision nila, girl. That's the word. At ano nangyari? Naatat. Naatat. Diba? Ikaw. Minsan, good things take time. Tama. At saka parang nakita naman talaga natin dun sa napanood natin na hindi talaga pantay yung principles nila sa pag-ibig, sa buhay. Kaya hindi talaga mahirap mag-flourish yung relasyon na gano'n. Diba? Nakita niya yun. Nakita ko rin to. Uy! Baka naman. Speed yun ah. Diba? Ito sabi ni Annalisa, yes, kasi dun natin makita sa boyfriend or girlfriend na mahalaga tayo o seryoso talaga. O parang kasi pag pinapakilala mo magulang mo, parang sinashare mo yung roots mo ba? Totoo yun. Yung roots ka. Yung roots. Kumbaga kung paano as a person, di ba? Deeper ng ganun. Yeah. Correct. Tsaka pagka pinakilala ka na, ayun na, ibig sabihin seryoso ka na. Oo. Solid. Seryoso na sa'yo yung tao. Seryoso. Kasi pero, may mga dumadaan sa buhay natin na parang dumadaan lang talaga. Hindi sila dumadating sa point na papakilala kita sa parents ko. Ah, so may mga ganun na tao, may mga tao na pinapakilala. Si Wise, di ba? Kasi, sasabihin ko, parang kapag ka kasi bagets ka, like yung mga teens, di ba yung mga teens natin, era natin, hirap tayo magpakilala sa mga magulang natin kasi takot tayo dahil alam natin hindi pa tayo papayagan na mag-jowa talaga. Pero kung kaya naman na ng edad mo na ipakilala mo na yung girlfriend, boyfriend mo sa magulang mo, gawin mo na, ipakilala mo na. Kahit ano, early on din, okay yes, lang. Yes, oh. Maniwala po tayo kay Kuya Wise kasi mukha siyang politician. Public servant. Pero alala mo ba kung kailan ka ano pinaano ng birth certificate? Hindi ko na po maalala, Your Honor. May mga ano din yun eh. Guys. Ay, sige. Importante rin na ipakilala sa pamilya para din alam nila in caso may mangyaring masama, alam nila kung sino yung hahanapin. So, yun lang. Go, baby. Ganda. Ito sabi naman ulit ni It's Showtime, ano ang mga regrets nyo sa pag-ibig? At ang comments nila, Janice, I don't have regrets when it comes to love. Meron din sabi ni Males, pinaglaban ko ang 10 months hanggang ngayon kahit nasasaktan na ako. Oh. Ito, sabi ni Alice, wala po akong maalala. Wala po, hindi po ako hindi, ito ang ganda na sinabi ni Peter Gerald Castillo. Ang sabi? sabi niya, wala, kasi ginusto ko lahat yon. Galit siya. Kahit napakasakit sa part ko na family ko na yung kalaban niya yung pamilya niya. Pero, para ipaglaban ko yung sa amin. Pero, at the end of the day, di maiwasan yung dahilan eh. Ano dahilan? kaya ayun, pinalaya ko na kasi ang sakit-sakit na din at hindi talaga kita yung sincerity sa mata niya. Nalaki yung mata. Laro, baka may sore eyes. Pero, hanggang saan kayo magko-compromise? Or hanggang saan yung kaya nyong i-compromise or gawin para sa partner ninyo? Tingin ko, ang compromise... Ang dami nilang hindi pinagkakaano. Pero feel ko ang compromise. Kung gusto nyo in the long run yung relationship nyo, I think always dapat may compromise. Diba? As much as possible. Hindi siya nawawala. Hindi siya dapat nawawala. Kasi for sure, hindi naman kayo super duper duper compatible. Kumbaga may mga iba pa rin talaga kayo mga hindi pagkakaintindihan at may mga iba na maintindihan nyo. Diba tama ba dyan, Team B? Tinatanong ko kasi anong ibig sabihin ng compromise? Dyan na explain what is compromise. Compromise, Mr. The mice of the com? Hindi ko alam. English nun? Ano ba English nun? Parang pwede kayong gumawa ng sitwasyon kung saan nag-meet kayo sa kalagitnaan. Computer. Pwede yung i-ano yung sacrificio. Uy, pwede ha. Kasi ito ha, example ko lang, si Nikki Morena na LDR, ang compromise nyo, siya sa gabi sa'yo, gising siya, ikaw gabi sa'yo, tutulog ka na. So may compromise talaga. Sacrifice. Ayun. Basa pa tayo ng comments dito. Ang sabi pa dito. Ay, nagpa-poll kasi si Showtime. Ano? Ito, parang Eris. Ito, sabi ni Showtime. Madlang people, sino ang dapat piliin ni Shera? Jovi, Jimwell, or Ice? Ice. Ayun, oh. Ayun na nga. 40% kay Ice. Oh, grabe. 4.6. At siya nga ang napili. Congratulations. Congratulations, Ice. Smooth naman kasi si Ice. Oo. At saka kailangan si Ice ngayon kasi mainit. Boom. Wow! Hello! Alam mo, Ice,
ice. Ano? Ice lang yan. Ice lang. There you go. Ice na tayo. Naka madlang Onliners. Keep on following us for more breakup and love stories dahil we share this especially for you. Madlang people, ito na nga ang location and dates ng ating Showtime segment. Correct. May 16, Thursday, Paranaque National High School, 1 p.m. to 4 p.m. May 17, Guagua, Pampanga City Hall, 10 a.m. to 4 p.m. Sa May 23 naman, Thursday, Bagbag National High School, Rosario, Cavite, 1 p.m. to 4 p.m. Take note of the time and the dates. Audition na! Diba? Yes, good social luck! Social media, go, plug! Officially luring sa lahat ng social media account sa Sabado Linggo, Grand Finals and The Voice Team! Wow! Kita-kits po tayo good doon! Good luck, good luck! Yes, kayo guys! 92.3 at it's showtime na, always. Aww. Yes. Group hug kay Dan! And there you have it, Matlang Onliners. Tutok lang sa TNT School Showdown at samahan niyo ulit kami bukas dito sa pinakamaborito show ng Halian Tambayan sa Buong University. Tuwak! Showtime! Online!